Yeah.
Yan ang mga kalaban mo, kid. Ba, boss? Matanda na. Pero konting ingat din. Kasi deadly right hook niyan. Maski na, tingin ko kayang-kaya ko. Gusto mo ngayon eh. Yan ang gusto ko sa'yo, kid. Pero konting ingat din. Kasi nasa comeback trail niyan. Apat na sunod na panalo. Tatlo, biya knockout. Eh di talo ko pa rin ng records niya, boss. Ha? Ako, 8 straight wins. Knockout lahat. Yan ang tamang attitude, bata. O ano, Manjeng? Di mo pa? Ah, hindi. Wala sa kondisyon yung bata ko. Kung gusto mo next time, handa mo ang pera mo sa laban ni Kid. Anytime. Sa'yo na itong gabing to. Sabi ko sa'yo. Diyan. Oh, dito. Happy kayo. Mag-enjoy kayong mabuti. Oh, kayo naman dyan. Ay na, bahala. Maski ano. Ha? Oh, ibigay mo sa kanila. Maski ano. Ha? Oh. Ayos yan. Bigay mo sa kanila. Ayos na. Greg. Checkbook. Ito kasi yan. Good na good yan. Sorry, Monchi. Malis kang gabi. Talagang ganyan eh. Buenas ke. baka naman pinix mo yung pipe na yan eh. Hindi ko nalalaman. Ikaw naman, Monchi. Oh, alam naman ako, pagdating sa bagay na yan, straight tayo. Ikaw nga, naalala ko dyan eh. Teka muna. Balitang-balita ko yan. Teka muna. Square tayo dyan. Straight tayo dyan. Di tayo gumagawa ng ganyan, pare. Kung Phoenix ko yan eh, di akong nanalo. Talo ka. Oh, huwag ka lang ngayon susunod. Aba, para sa laban ni Kid, gusto ko yung pwede kang mamulubi. At sa palagay mo kay ba itatagal yung bata mo yan kay Max, ha? Huwag mo kayo maglala, Mr. Sinan. Kung gusto niyo, magtulong pareho. Yan ang bata ko. Dahil sa sagot mo yan, bibigyan kita ng libreng bakasyon. Manalo ka lang, kid.
Huwag ko kayong mag-alala. Kayang-kaya ko yan, boss. Kurang na ho yan. Eh. Talagang malaki ang kumpiyasa mo sa bata. Natural, mo. Pare. Oh, magkano susunod? 25,000. 25,000? Pare, naduduwag ka yata. 50,000. Narinig mo ba yun? 50,000 daw. Talagang bilib sa akin eh. Pamaya, pagkatapos dito sa apartment. Palagi ko pare, mga 5,000 lang pwede na. Kasama na rin pati yung maliliit na paninda. 5,000. Sa paninda lang ay kulang yon. Materialis pa ng tindahan. Hindi naman supermarket ang papatayon natin eh. Maliit na tindahan lamang. Kahit na, hindi pa rin kasya. Sa mahal ng bilihin ngayon. Si Mare, tatalunin ko si Kay Dalaminos. Pare, pagkatapos nun, tayong dalawa magkakalaban. Pag nagkaganon, tatalunin naman kita. Eto, isusuluhin natin lahat ng premyo. Ano pa? Alam mo, pare, maitayo ko lang ang tindahan na yan. Palagay ko titigil na ako yan. Oo nga. Sa edad natin ito eh, kailangan na. Teka muna kita. Ang kala ko ba'y magcha-champion kayo? Champion? Eh, kapag nagkataon niya naman dami yun, kaming dalawa eh, tindero eh. Plus Gonzaga and Speedmax Sari-Sari Store. Mali yan, diba? Pare. Bakit? Mali yan. Kinakailangan eh. Speedmax and Plus Gonzaga Sari-Sari Store. O, bakit ka lang mauna ko sa akin? Well, una naman ako nag-boxing sa iyo. Hindi naman kinukuha sa una-una nito eh. Sa galing. Tama. Pareho lang naman tayo eh. Bakit? Ilang beses ka ba na knockout? Mas marami kayo sa'yo. Ano nga? Mali. Last. Sa susunod na pasukan, kailangang mag-enroll na si KO. Hindi ba pwedeng pagpaliban niya si isang taon? Si KO rin ang iniisip ko eh. Yung tindahan muna. Pag natayo natin yan, kaya tayong buhayin niyan araw-araw. Pero wala pa yun eh. Bakit? Hindi ba kayo magbubuhay sa pagbo-boxing ko? Oh, eh bakit ka nagagalit? Hindi naman ako nagagalit ah. Ang taas-taas ng boses mo eh, baka magising ang itay. Sa akala mo ba eh, para anong pananahi ko? Magkano na lang ba ang kinikita mo sa pagbo-boxing? Kung magsalita ka, para kang big-time boxingero eh. Huwag ka mag-alala. Manalo lang si Max. Tuloy na ang tindahan. Kami magkakatapat, sa amin ang pupunta premyo. Humanap ka na lang sana ng ibang trabaho. Wala namang mangyayari dyan sa pagboboxing mo eh. Kanya nga tinutulungan ko si Max para makasiguro eh. Ikaw na nga ang bahala. Pero sinasabi ko sa'yo, yung anak mo, lumalaki nang walang pinag-aralan. Lalabas na inutil yan. Pero mo, libreng bakasyon. Wow! Ang bait talaga ni Mr. Lorenzo, no? Pero uwi muna ako sa amin. Pero isasama kita para makita mo naman ang amin. Ikaw eh. Kapag ano, biro mo mga kakalabang ko, dalawang palaus ng boxer. Si Speedmax, bibigyan ko ng mga dalawang rounds yan. Tama na sa kanya yan. Pero si Flash, mga 3-4. Kawawa naman sila, no? Kung sa bagay, swerte na nila yun eh. Biro mo makakalaban nila ako. Yabang mo talaga, bakit? No? Undefeated pa naman ako hanggang ngayon, ha? Kid Alaminos, the up-and-coming prize fighter. Kung sa bagay, iba na rin yung meron kang magaling na manager. Pagkatapos nun, hamunin ko ang Philippine champion. Pagkatapos, Orient Crown. Tapos, World Crown naman. Pagkatapos nun, Rita, libo-libong dolyar nang iaalok nila sa akin. Hindi kagaya ngayon, pa ilang daang piso lang ako. Kaya't ibibili na kita ng Mercedes-Benz. Kung ibibili mo rin lang ako ng Mercedes-Benz, yung sports car na, yung 450 SLC. Kulang pa nga yun eh. Ibibili din kita ng house and lot. Siyempre, magiging misis ko yata. Nangarap ka na naman, mamaya dyan napabagsak ka ni Max, sige ka. Sino nangangarap? O sige na, mananalo ka na. Talagang mananalo ko. Eh, pag natalo ka? Shh. Don't say bad words.
Okay, oh. Pa! Halika. Oh, ilagay mo sa supot yung mga duster at ihanda mo at lalakad na tayo. Oh! Laura. Ha? Nadilig yung pag-uusap niyo kagabi. Nasaktan yung tao. Huwag naman sa amin ganun. Pagod na ako, itay eh. Ako na lang ang kayod ng kayod. Nariyan ang tumanggap ako ng tahiin. Magburda nito mga basket na ito. Kung hindi ako kayod eh, walang mangyayari sa atin. Eh kung aasa naman ho tayo dyan sa upa dyan sa ibaba, eh, hindi ho kakasya. Siya naman eh, wala na siyang ginawa kundi umasa sa pagboboxing. Sana kung bata pa siya, okay lang na mangarap siya maging kampyon. Pero hindi na ho eh. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Masakit kang magsalita eh. Lalaki ang asawa mo ah. Kahit na nga pa paano eh, nagsusumikap yung tao eh. Mabigyan lang kayo ng magandang kabuhayan eh. Kailan pa ho yun? Kung hihintayin ho namin yun eh, lalaki si Keo na inutil, hindi nakapag-aral. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, manalo lamang si Max, eh silang dalawa maglalaban. Paglalaban lang dalawa, eh di magkakwarta na sila. Laura, ang asawa mo isang butsero. Yan lang nalalaman niyang hanap buhay eh. Kahit na magkabasag-basag ang mukha ng tao, nagpupumilit, may pagpatayo laki ng tindahan. Para sa isang butsingero, masakit yan. Bakit ho? Ano ho masakit doon? Ang magtayo ng tindahan. Ang masama ho kung nagnanakaw siya. Tsaka itay, kung meron ho kayong pinakakain, hindi ho kayo pwedeng umasa sa pangarap lamang. Hindi ho kami kayang buhayin ng mga pangarap niya. Nakalimutan mo yata ako yung nagboxing din. At sa pagbuboxing, nanggaling ang kinabubuhay niyo mag-ina. At sa boxing din, nanggaling ang maliit na tahanan tinitira niyo ngayon. Itay, huwag naman ho ikasasama ng loob niyo. Pero pagod na ho ako eh. Kayo! Ho! Halika na! Oh, huwag kang magulo doon, ha? Huwag kang magte-text. Hoy, hindi pa yan. Hindi pa yan. Itong babaeng ito, ano nga sinabi ko? Hindi po na anak ni Aling Gulasa, di si Ocho. Kasi nakikinig eh. Oo, sa letra. Oo, yan ang mga napakabagal mo! Nakagal na ano mo ro! Hoy! Ito na yung mga basket sa kamada. Salihan mo dyan, naghihintay ang ang dalawa ngayon. Sa piraso ho. Ay, bakit mo kulang? Pambihira naman. Ano kong gawin eh? Oh, sige, pasok mo na doon. Nagbibingo pa kami eh. Bigay mo kay Angge. Oh, sahe. 50. Oo. Pabalata naman, oh. Siguro ang laki ng premyo. Konti lang ho ang panalo. Ito. Oh, sa... tingnan mo nga naman ang buhay. Be. Napakaganda naman niya. Napakalaki ng katawan ng asawa. Pero siya, makayo. Pakialam ka na naman. Ang hirap sa'yo. Pakialam hirap eh. Bo, sa letrang N eh. Hindi ko naman sinasabi, magaling ako ah. Ang ibig ko lang sabihin eh, bakit ang taong gusto bumuti ang buhay na eh. Yun ang pinupuntirian natin. Bihira ka N eh. Sige, patuloy natin. Ay bakit? Anong sama sa ating mga sarili? Boy, yung asawa mo kaya tumakot. Ay malakas naman ang kita ko sa bingo. Oo. Oh, naingit ko na naman. Sa letrang O. Sa letrang O. 72. Ay, ito, bayad. Oh, 30 yan, ha? Binila ko na yan. Oh, salamat bahala ka na dyan. Sige. Laura! Ay, dito oh, nga pala. Halika mo. Naku, huwag na. Marami pa akong gagawin sa amin ay, eh. Ay, pamisa-misa lang yan. Malakas ang jackpot ngayon. Sali. Pambira ka. Ay, naman, bigay ng karton. Akin. Hawakan muna at baka makaalis pa yan. Pambira. Halika na. Ay, ako mga papato rito. Halika na. Pambira ka naman. Makisama ka naman. Doon ka muna. Pamisa-misa lang yan eh. Sandali sa lang ito. Upuan mo lang. Malaki sige, dyan ka dito. Sige. Max. Max. Oh. Max. Bago na. Huh? Mahaba patatakboy natin ngayon. Huh?
Matigas talaga ng ulo mo, pare, no? Eh, gusto kong kumita ng tao, eh. Miss ka na ba, eh? Ang doktor mismo nagsabi tumigil siya, eh. Gusto mong matuluyan ka? Eh, ano magagawa ko? Gusto kong kumita. Isa pa, tatlo ang anak ko. Buntis pa ang asawa ko. May sakit pa ang bunso ko. Sino magbabantay sa kanila? Yung panganay ko. Ako ma, sa kalagayan ni Steve. Baka magnakaw na ako. Hindi bali ka, binata ka. Miska wala kang manager, okay lang. Oh. O, sige, oh. Tayo na! O, sige, pay! Jump! 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 Aras! Taas mo yung kaliwa mo! Tinatamang ka ng counter eh! Sige ba! Pasok! O huwag ka papasok ng buka-buka! Tinatamang ka! Diyan! Jump! Sige! Upper! Batigas ang ulo mo eh! Sinasabi sa'yo! Taas mo yung kaliwa mo! Kung papasok ka ng buka-buka, tinatamang ka eh! Tulak! Tulak mo siya! Tulak! Upper! Yan! Tingnan mo sa kaliwa! Hanan! Jump! Pare, atras. Atras! Atras, sabi, ano? Atras! Ay, naku, salubong ka na salubong susuntok eh. Atras, sabi. Tama na, huwag nang pasinin yan. Tigas naman talaga ng ulo mo, oh. Tama na! Kung gusto mo, ikaw pumasok sa loob! Yun lang pala eh. Tama na. Salamat, pare, ha. Putang ina. Hambog na ito. Ma! Tama na! Tantado, eh. Inaasal ka lamang nun, eh. Mapatol ka naman. Ano mong gagawin, eh? Hambog, pare. Tawag na. Talaga naman lang sa tatay mo, ah! Eh, kung lang sa tatay ko, anong tawag sa tatay mo? Inutin! Hindi ako itong putong to, ah! Baka gusto mong ilam ng glad. Talagang yabang mo, ah! Yun, napan tayo ng glad. Sige! Isip lang, pare. Ito mo nangyari siyo. Kukuli na sira. Takot lang sa'yo yun, kaya tinataan ka sa daldal. Eh, kundi ka ba naman gagawin? Pumatul-patul ka ron. Makikita niya, pare. Sa darating ng pasukan, mag-aaral ka na para matigil na yung paglalakwatsa mo. Ano nangyari ka? Ay! Nga, nakipag-away. Siguro ikaw nagturo magsugal dyan, no? Nakipag-text, tapos nakipag-away. Nakipag-boxing ka? Sino nalo? Leading ako sa points, tapos ni-resting ako. May tama ka. Uli-uli, pagbigay mo ng kaliwa, lagay mo ito ang kanan. Sige, turuan mo makipagbasag ulo. Bakit hindi mo tanungin kung bakit nakipag-away? Bakit ka nakipag-away? Kasi sabi nila, laos ka na raw. Eh, dapat naman pala makipag-away. Sana pinatulog mo. Kaya nga eh! Konsentihin mo. Konsentihin mo maging boksingerong katulad mo. O, ano masama ron? Kung magsalita ka parang masama maging boksingero. Ang tatay mo, boksingero rin ah. Walang masama. Kaya lang, pagod na ako. Pagod na ako, Flas. Huwag ka mag-alala. Saka aasa. Huwag ka mag-alala dahil ngayon nakakasiguro na ako. Hindi ba, Tay? Ha? Ah, oo. Kakasiguro. Ilang ulit ko na bang narinig yan? Isang talo na lang ulit. Ano pang kinabukasan natin? Bakit? Hindi ko na ba kayang bumalik? Kanya nga nilaki ng premyo. Dahil na-convince kung kaya ko pa. Ang dating up-and-coming prize fighter noon.
Ngayon magbabalik upang ipakita kung kaya ko pa. Eh kung matalo ka, makakabalik ka pa ba sa edad mong yan? Diyos ko, Flash, hindi ka na bata. Matanda na tayo, Diyos ko. Gusto kong magretiro. Ayaw ko lang maniwala sa akin eh. Kailangan konting puhunan lang para sa negosyo natin. Kailan? At kailan mag-aaral si K.O.? O sige. Gamitin mo muna na ipon natin para K.O. Ayoko siya lumaki katulad ko. Talaga? Mag-aaral siya. Mag-aaral siya para hindi siya maging boksingero. Mag-aaral siya para hindi siya maging no read, no write. Ang masasabi ko lang din sa magkaibigan na yan, eh, dapat magretiro na. Patatanda na eh, hindi na pwede sa boxing ang mga ganyan. Marami naman nagsasabi, kaya pa raw nila. Sa Speedmax nga, pwede pa rin. Kita mo si Muhammad Ali, 36 years old. Oh. Muhammad Ali. Sabihin mo, parang Ali ako sumuntok. How would you assess your chances in this coming fight with Speedmax? What again? How would you assess your chances in this coming fight with Speedmax? Yes. Ang ibig ko sabihin, anong prediction mo, kid? Assess, prediction nga. It's not take long. Second round siguro. Ang knockout, kid. Bakit? Wala ba kayong tiwala sa prediction ko? Hindi naman sa ganun. Nakita niyo naman yung huli ko nakalaban. Sabi ko, fourth round, babagsak. Bagsak! Pero kung si Speedmax, hindi ko makuha sa second round, baka sakali, first round, tulog yan. I think that's enough. Tama na yan. Jonathan, kailangan marilis agad ito eh. Kailangan bombahin natin ang publicity, ha? Ito na bahala, ha? Kami na bahala. Saan nyo na yan? Thank you, ha? Thank you, miss. Good luck, kid. Thank you. Boss, okay ba yan? Okay. Eh, si Speedmax daw, Muhammad Ali. Sabi ko, parang Ali ko sumuntok. Okay. Isahin na ako, boss. Perez. Ayusin mo. Sa ano pang dahilan, Joe? Kaibigan ko sila eh. Sa boxing, Joe. Walang kaibigan. Pag magkaharap na ba kayo sa ring, masasabi yung kaibigan mo pa siya? Iba ho, nasa harap kayo na ring. Alam mo, importante sa boxing ay ang manalo. At maraming paraan upang manalo. Alam mo, Joe, sa mundong ito, kailangan ka maging practical. Kung hindi, lagi kang talo. Lagi kang talo. O tignan mo, ano pang trabaho ang alam mo? Hindi sa minamaliit kita. Ako'y nagiging practical lamang. Minamaximize ko lang ang iyong potential. Ginagamit ko lang ang iyong pinakakaya. O tanggapin natin. Ano pang laban na makukuha mo? Tinitya ko na yung dati mong manager ay pinagkalat na ikaw ay walang kwentang tao. O sino pang kukuha sa'yo? Bigyan niyo pa ako, boss, ng panahon para pag-isipan ang bagay na yan. Aba, eh kung lahat ng tao ay mag-iisip muna bago mo, ha? Abay, babagal ang takbo ng mundo. Isa pa, dalawang araw na lang bago dumating ang laban ni Kid. Kung kailangan mag-isip ka, ngayon na. Pero hindi ko nakasanayan ang trabahong yan eh. Ba't nung ba mag-boxing kayo, sanay ka na? Pera ang magsasalta para sa'yo, Joe. Wala kang gagawin kundi lapitan si Max, ibigay ang pera at sabihin hanggang dalawang round lang siya. Tiyak na hindi tatanggi pagkat kailangan niya ang pera. 5,000 para sa isang sari-sari store. Paano ko hindi magpatalo? Bay, labas ka na sa usapang yon. Basta tinanggap ang pera, may balato ka rin. Thank you.
sundan mo! Max, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ayaw ka lumaban? Ba, eh, binubuntal ka na yan. Ayaw ka pang milan. May problema ka? Ano problema mo? Wala. Max, huwag mong pipigilan ang job mo. Salubungin mo nung salubong ng job para hindi makadikit sa'yo. Pagpasok niya, counter. Tandaan mo, ha? Hmm. Ay, sumagot. Tutulungan kita. Wala sabi. Kel! Sundo! Ame! Kayo! Kamu na, ba't naglalasing ka? Huwag mo kong pakilaman. Sunod siya dyan! Max! May problema ka eh. Ano bang problema hindi, mo? Hindi, wala ito. Pwede ba kitang matulungan? Ba itong problema ko eh. Oh, saan ka pupunta? Maintindihan, pare. Bakit, ha? Bakit tayo matatakot sa kanila? Putang na nila. Kung patatakot tayo ng patatakot sa kanila, magpapatuloy na magpapatuloy na kanilang ginagawa. Bakit hindi ka kumiburihan? Bakit hindi ka magsalita? Ano gusto mong sabihin ko? Alam mo ang ginawa mo. Alam mo ang sasabihin mo. Huwag mo ipasa ang kasalanan mo. Ikaw pang galit! Anong gusto mong gawin ko? Lumipasay dito at miyak? Humingi ng tawad sa'yo? Tangin na naman. Bakit? Ikaw lang ba nahirapan sa nangyari? Eh, ba't hindi mo siya nabigad? Bakit? Papayag ka ba? Kung sabihin ko sa'yo, pare, magpapapiks ako, papayag ka ba? Sayang lahat, Max, eh. Sayang, eh. Bus na bus ang isayin natin. Para akong gagawin sa'yo, eh, sa'yo. Yari pala laban! Hindi ka naman doon ang hinayang. Nawala ang tindahan. Doon ka na yung hinayang, hindi ba? Alam ko, kaya mo lang akong tinutulungan dahil sa tindahan. Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa pagkakaibigan natin, ha? Putang ina. Kung ganyan kababaw ang tingin mo sa pagkakaibigan natin, putang ina, kalimutan natin lahat. Plus, kung iniisip mo yung tindahan, huwag kang mag-alala. Tumanggap ako ng 5,000 piso. 5,000 piso plus! Tama. 5,000! Tama. Thank you.
Alam mo naman yan pag may taulo eh. Huwag kang maingay. Natutulog na si K.O. Pati ba naman kami idadamay mo? Huwag kang makialam, ha? Lagi naman ganyan ang trato mo sa akin eh. Ano ngayon sa'yo? At sa'yo, anong gusto mong mangyari? Ang hirap, wala nang mahalaga sa'yo, kundi ambisyon mo maging kampiyon. Sino sabi sa'yo yan? Kanya lang akong nagawala dahil sa... dahil sa kaibing kong yan eh. Titigil mo talaga ako, ha? Magkaroon lang ako sa pata pera. Pagkatapos nun, tapos na ang buhok sa'kin. Ang hirap siya, ayaw ko magtiwala sa akin eh. Naniniwala ako sa plano mong yan. At gusto kong malaman mo na kailanman hindi ako nagduda sa anumang binalak mo. Magpapakasal ba ako sa'yo kung di ako nagtitiwala sa kakayahan mo? Isang taon na lang, magiging teacher na ako. Pero iniwan ko yun. Dahil tiwala ko na magiging kampiyon ka. Nung matalo ka, sabi ko sa'yo, magretiro ka na, humanap ka na lang ng ibang trabaho. Pero anong sabi mo? Kaya mong bumalik bilang kampiyon. Pinigil ba kita? Nagtrabaho ko para makapag-ensayo ka. Naniniwala naman ako sa'yo kahit matalo ka. Ang hirap naman sa bahay na ito. Bawat isa sa atin, nag-aakalang siya lamang nagtatrabaho. Putang ina. Huwag mo ako murahin. Hindi ka minumura ko. Yung huda sa baba, minumura ko. Dahil kinakabahan ka makaharap si Kid. Dahil pumayag siyang fix ang laban. Dahil gusto mong makaharap ang kampiyon. Pag nanalo ka kay Max, isang hakbang na lang uli at makakaharap mo ng kampiyon. At simula na naman tayo. Dahil alam kong kaya ko. Kaya ko maging kampiyon. Kaya ko si Kid at lahat ng boksingeros timbang ko. Kaya mo pala eh. Ano pa kinagagalit mo kay Max? Prinsipyo, Laura. Prinsipyo. Ito. Gusto kong manalo si Max para matuloy negosyo namin. Matalo man siya, handa akong lumaban kahit kanino man. Masakit sa akin ang matalo sa ganyang paraan. Kaya hindi mo siya mapatawad? Masakit, Laura. Hindi mo dapat husgahan ang isang tao sa iisang bagay lamang. Sinabi naman siguro sa'yo ni Max na kaya siya nagpatalo dahil na rin sa pag-iisip sa'yo. Mali pa rin, Laura. Ador, alam kong mali pa rin. Pero... hindi naman nangangahulugan ganyan kasama si Max. Bata pa kayo, magkasama na kayo. Magkasabay kayong umalis sa inyong tahanan. Para makipagsapala rin dito. Magkasama kayo sa lahat na sandali. Pagkatapos naman ngayon eh, magkakasira kayo sa isang bagay. Eh, lalong mali yan, Ador. Mali ako kung mali. Nakakatawa ka naman para kang bata. Iniwan na rin sana kita nung natalo ka dahil nagpa-fix ka rin. Pero anong sabi mo sa akin? Ginawa mo yun dahil wala tayong panusto sa ospital nung nalaglagan ako. Alam ba kung anong gusto kong sabihin sa'yo noon? Wala kang kwentang asawa. Hindi ko tatanggapin ang pera. Pero nagawa ng kamalian. Tinanggap kitang muli. Hindi dahil sa kinukonsinti kita. Kundi dahil alam ko ayaw mo rin ang nangyari. Nakita niya naman yung bata ko si Kim. Maasahan yan. Ang galing yan. Ito mo, yung tama ng kalaban na yayari. Kaya magsaya tayo. Halang-halang sa kumpay ni Kim. Ha? O, sige. O, hapit tayo. O, bakit ko konti iningin nyo? Sigla. Marami pang panalo darating kay Kim. O, para kay Kid. Basta si Lorenzo nang ako tinutupad. Pinakikita ko lamang kung paano ako mag-alaga ng bata. Bibigyan ko si Kid ng libreng bakasyon. Walang gastos. Kahit ang Mr. Sinonay hindi nagbayad sa akin, okay din. Saan nandun nga pala si Kid at saka si Rita? Nandiyan niyo yata sa loob. Ha? Oo, oh, saan tayo kamiya? Sige. Saan niyo gusto? Gusto? Okay. Sige. Oh, sandali lang, ha? Sandali lang. Ha, ha.
Joe, ano ba Joe? Hindi ka na namin nakita sa boxing. Saan ka ba nagsuot? Yan ang gusto ko. Masunurin. May alak ba kayo dyan, boss? Relax lang, Joe. Alam kong ikaw ay nahirapan. Sa simula lang yan eh. Masasanayan mo rin yan. Isipin mo na lang. Ibang taong yung kinausap. At isipin mo, hindi lang ikaw ang gumagawa niyan. At hindi lang sa boxing ginagawa yan. Isipin mo na lang na ikaw ay naghahalap buhay. Buti na lang, huwag isipin, boss. Tama ka, Joe. Huwag mo na lang isipin. Sakit lang sa utak yan eh. Mag-inom tayo. Magsaya tayo. Oh, dito tayo, Joe. Enjoy tayo, ha? Oh, oh sige. Dito tayo. Oh, bigyan si Joe. Kapainin mo si Joe. Kaibigan natin at kasama rito. Tayo lahat kay Joe. Huwag kang mag-alala. Aba, magaling na bata ito si Joe. Masunurin. Tita. Pakasalan tayo. Huwag kang pabigla-bigla. Mag-isip ka muna. Ano ba kailangan natin isipin? Hindi ka pa champion. Oh, champion ako. Sali ka. Si Kayo. Natutulog pa. Laura? Pare? Tuloy! Huli ka! Oh, saan ka pupunta? Ba't may dala ka maleta? Dumaan lang ako eh. Dahil ibibigay mo sa akin yung pera. Pare? Ayoko na magpagtalo sa'yo. Para sa tindahan. At para kay Keo. Sabihin mo sa kanya nang galing sa ninong niyang gago. Sige, magpamartir ka. Magpaawa ka. Tanda-tanda mo na. Ador, tama na. Pare, hindi ako nagpapaawa. Nangyari na eh. Okay. Alam ko mali ako. Kaya ako lang naman nagawa yun eh. Dahil sa kailangan natin ng pera sa ating negosyo. Ngayon wala na ako sa'yo. Babalik na lang ako sa amin. Hindi siya ako yung nakikialam sa inyong dalawa ha. Pero para kayong mga bata eh. Plus si Max naman ay inamin ang kanyang pagkakamali. Hindi naman Diyos yan, tao rin yan. Tsaka, ang isa pa, hindi naman nataling tao sa masamang bagay eh. Mare, mandam yan. Tutuloy na ako. Sige, umalis ka. Tignan ko lang. Sige, umalis ka na. Nawala na akong makatulong dito. Kumain ka muna. Kumain na ako. Paalam mo nung may pagkain to si baba. Kumain ka sabi. O baka naman gusto mong subukan pa kita. Kakain ka ba hindi? Halika na pare. Di kumain. Anong gagawin mo ron? Magtatrabaho. Magtatrabaho? Anong klaseng trabaho? Magtitinda ka ng taho? Ano taho? Tanginan to. Tanginan mo rin. Kumain ka na.
Sabi ni Boss, hihintay niya ang utang mo. Pag hindi dumating, magkikita tayong muli. Ani mo yung kahinian, tsaka yung yero. Magtatayo kami ng tindahan eh. Tindahan? Oo. Eh, may permit ba kayo niyan? Permit? Aba, huliin kayo kung wala kayong permit. Eh, maliit lang na tindahan ang papatayo namin eh. Diyan sa harap. Ba, miski na maliit, yan ay ganyan. Kinakailangan ng permit. Kailangan pa pala ng permit para magtayo yung tindahan eh. Eh, di kumuha ka. Yun lang pala eh. Ikaw na kumuha. Diyos ko naman, Ador. Ang dami-dami kong ginagawa eh. Dito lang sa mga order ng mga duster na ito, hindi na ako maganda o gaga eh. Kailangan ikaw kumuha eh. Eh, wala ka namang ginagawa eh. Di pagkatapos ng workout mo, daanan mo. Diyan lang naman sa City Hall yun. Eh, hindi nga po pwede eh. Dapat ikaw kumuha. Eh, bakit ako pa? Eh, alam mo naman hindi ako marunong bumasa at sumulat eh. Ah, tuloy. Ah, sa labas na muna kayo. Jojo, may iwan ka. Antayin niyo ako sa labas. Salamat dumating ka, partner. Let's get straight to the point. Hindi ko gusto ang nangyayari sa atin, partner eh. Ano ibig sabihin ito sa Pina? Gusto ko lang malaman mo na hindi ako natatakot dito. Gusto ko rin paalam sa'yo na kung talagang gusto mong pumunta sa korte, ay mag-isip-sip ka muna. Yan ang masasabihin mo? Sinasayang mo ang aking panahon. I'm sorry, partner, kung nakagawa man ako na inconvenience sa'yo. Pero itong mga bagay na ito, hindi maaaring pag-usapan sa telepono. Kanya nga. Sa korte natin pag-usapan ng lahat ng mga bagay na yan. Wrong again, partner. Mali. Hindi mo ba alam na napakalaki ng nakataya sa atin dito? Malaki. Eh, ang tagal na nating iniwasan niyang korte. Pagkatapos, tayo pa ang magkukusang pumunta ron. Mali, partner. Ah. Kailan pa bang paalala ko sa iyo ang mga illegal na gawain mo? Itong asunto ko, maliit lamang ito. Simple physical injuries. Madaling ayusin to. Aminin lamang ni Joe, ligtas na ako. Pero ikaw, isang serious na investigasyon, tapos lahat ng business mo. You're bluffing. Sino naluloko, pare? Magkasosyo tayo noon, kaya kabisado kong in and out ng style mo. Ngayon, babayaran mo na ba ako? Phoenix mo ang laban eh. Kaya ang dapat eh. Quits lang. Mahirap patunayan yan, partner. Mahirap patunayan. Come on, partner. Alam mo kung paano ako makakuha ng impormasyon. Tanongin mo si Joe. Quits? Which? Hahaha.
Saan mo ba kumukuha dito ng lisensya para sa tindahan? Sige. Ano kaysa? Salamat po. Kuha ba kayo ng permit? Oho. Gusto lang namin ho kayo matulungan para mapadali ang pagkuha ninyo ng permit. Anong klaseng permit? Ano ho? Para ho sa tindahan, sari-sari store. Ah, madali ho yun. Hindi na ho bale. Huwag ho kayo mag-alala, misis. Siya ho si Mr. Aragon. Sa loob siya nagtatrabaho sa opisina ni Hepe. Oho. Kung padadaanin pa ho natin sa loob, matatagalan ang pagkuha nyo ng permit. Ganun ho ba? Anong gagawin natin? Magpa-file kayo ng application. Una... Ay, may babayaran ho ba? Kundi lang ho, mura lang ho, mga 20 pesos lang ho. Yun ang standard na bayaran dito. Huwag ho kayo mag-alala. Ito ho si Jerry, iwanan ko siya. Baka akala nyo lolokohin ko kayo Dediretso na ako sa loob para mabayaran na. Salamat ho. Dali lang. Sige. Alam nyo, Mrs., kung dadaan pa ho tayo sa loob, aabutin ho tayo ng siyam-siyam. Dadaan pa ho kayo ng engineer's office, kukuha pa kayo ng sanitary permits. Samantalang kay Mr. Aragon, sandali lamang ho yan, diretso sa Hepe. Mrs., eto na ho yung resibo sa application form. Baka sabihin nyo, niloloko namin kayo sa halagang 20 pesos. Hindi naman ho. Napakabilis, di ba? Kailan mo makukuha ang permit? Mga 2 linggo. Pero kung nagmamadali kayo, madali natin maayos yan. Usually yan marami pa tayong mga dapat na gagawin Pero huwag kayo mag-alala. Gusto lang namin tulungan kayo. Ayusin natin kagad yan. Siya nga pala, ito nga palang tarjeta namin. Ito nga ho pala ang application, no? Tila pa ninyo. Ito nga ho pala ang ballpen. Kailangan pa raw investigasyon. At kapag ka nalaman daw na illegal ang konstruksyon ng tindahan, baka mamultahan pa tayo at may posibilidad na hindi matuloy ang tindahan. Ba't naman ganun? Akala ko ba gusto magtayo ng negosyo, pupwede? Hindi ko rin naisip yun Nagtanong-tanong ako sa may turo-turo. Sabi, wala daw siyang permiso, pero naglalagay na lang daw siya kapag may dumarating doon na kung sino man. Abay, ayoko nang ganun. Gusto ko illegal tindahan natin. Mahirap na Baka mamaya hindi ako makapagpigil siya naniningil. Mapaaway lang ako. Kuya, para di mamultahan ang tindahan pumayag na si Mr. Aragon sa 1,500. Sakop na raw doon lahat. Mula sa permiso sa pagpapatayo at ang unang 3 buwan ng tindahan. Ang laki naman. Pag nakasuhan daw mas malaking gagastusin natin. Yun daw isang nagmatigas nagmulta ng 12,000. Hindi pa natuloy yung tindahan. Hindi kaya niloloko tayo ng araw na yan? Hindi naman siguro. Meron namang resibong ibinibigay sa pagpapatala Bakit ba hindi ko naisip pa agad yun? Kakapusin tayo sa pera. Tumaas pa ang presyo ng materialis ngayon. At saka inahanda ko yung pera para sa pambili ng paninda. Saka saan pag-iinsayo? Konting tiis na lang. Total, nabili na natin lahat ng materialis Konting yero at pwede na natin umpisa ng pagpapatayo. O sige, lakarin mo na bukas yan. Dahil bukas mag-iinsayo na ako. Ador, pagbibili ko tong makina natin Bakit? Kulang na kulang ang pera natin Kailangan ni K.O. ang pambili ng libro at saka uniforme. Pwede ba maghintayan? Nang ano? Yan na ba? Makakahinga na kayong maluwag, Mrs. Ayos na lahat yan. Sige, sandat kukunin ko resibo, ha? Salamat, ha. Mrs., mainam yung ginawa ninyong yan. Nakaiwas kayo sa kung sino-sino pang lalapitan para maaprubahan lang ang permit. Salamat naman. Pare, si Steve nasa ospital. Ang tigas ng ulo kasi. Sinabi ng doktor at tumigil. Sige pa ng sige. Plus, yung asawa ni Steve, nariyan.
magandang umaga ho sa inyo. Ako ang asawa ni Steve. Ah, kamusta talaga ni Steve? Ayaw sabihin ng doktor. Hanggang ngayon ho, nasa intensive care pa siya. Kaya nga ho ako nagpunta rito eh. Wala na ho akong mapunta ang iba eh. Kailangan daw ng doktor ng pera para sa kanyang gamot. Pare, buntis pa naman to. Paano ba yan? Eh, kumari sana, hingin natin ang tulong sa mga kasama natin dito. Oo. O sige, sasama ako nasa sa opisina. Ako lang bahala sa mga kasama natin. Kaya na kayo dito. Maraming salamat po. Kaibigan tayong lahat dito. Pare-pare natin kailangan ng pera. Pero huwag naman sa ganung paraan. Ngayon, kung pinapunta ka ni Mr. Lorenzo dito para mag-fix, ang mabuti ka pag-usapan natin sa ring. Alam mo, Plas, nagpunta ako ngayon dito para humingi ng tawad sa mga nangyari. Ano naman pala ba siyan, Joe? Sino may gawa niyan? Si Mr. Lorenzo. Boy, saan nakatira dito si Rita Flores? Diyan ho, diyan. Ah, diyan ba? O sige mga bata, ibabaan niyo na yung mga ano ha. Daan-daan lang, baka madisgrasya ha. Baka mabasag. Ate-ate ho, TV ho, atin daw. Papare, dali niyo rito ha. Dito raw. O, tuloy niyo sa taas yan, ha? Dahan-dahan, baka mabasag. Ate, TV, oh. O, yung stereo dyan, baka galawin ng mga bata. Saan ba nang galing to? Hindi naman ako nag-o-order ng TV, ha? Saan namin lalagay to? O, dahan-dahan kayo sa pagbaba niya, baka magasgas, ha? Miss, pakipirmahan nga ito. Baka nagkamali lang kayo sa delivery. Paano ko hindi, ho? Talaga kung itong address na nakalagay dito, napagdadala niya mga gamit na yan. Saan man ang galing yan? Ayaw sa kumpanya eh. Basta ang bilin ho eh. Dalhin lamang dito eh. Deliver ho. Eh, nandiyan pa nga ho sa labas yung iba eh. Sige, pumunta natin po. Pakipirmahan na lang hunin nyo to. Saan ho? Thank you. Miss, kanino kumukuha ng... Ano kayo pumunta sa kanya kumukuha? Magandang araw po. Ano ho yun? Eh, tungkol ho dun sa permit na nilalakad namin para sa Rizal Store. Permit? Anong pangalan? Anong pangalan ho? Gonzaga ho. Dominador Gonzaga. Ah, Dominador Gonzaga. Nung isang buwan ho, noon ho nilakad yan. Nung isang buwan pa? Beh, wala hong Dominador Gonzaga rito. Kun... si Mr. Aragon ang lumakad. Mr. Aragon? Oho. Wala akong Mr. Aragon dito. Dito? Dito siya nagtatrabaho eh. Nakita ko pa nga siya din sa labas. Nakapulo barong ho. Sabi dito siya nagtatrabaho. Baka ho sa ibang departamento. Hindi ho. Sabi niya dito daw ho siya nagtatrabaho eh. Nagbigay nga ho ako ng 1,500 at ayusin niya ang papeles. 1,500? Ba, misis, napakalaki niyan. Samantalang magagastos ninyo, hindi aabot ng 300. Sabi niya ho, ganun daw ho eh. Naku, misis, naloko kayo. Marami nang loloko dyan.
putres. Oh. Ha? Sino ba talaga? Dito ko sa mga ate. Nakatayo. Hanapin mo. Tingnan mo. Tingnan mo ron. Wala eh. Ano ba itsura? Eh, wala na. O ano? Wala eh. Wala na yun. 1,500. Hindi natin makikita yun. Bakit ka umiyak dyan? 1,500 eh. Sayang. Wala mangyayari kung mag-iiyak ka dyan. Hanapin natin. Ayan na. Oh. Pare, ano nangyari? Naloko tayo, pare. Tinanginong picture ang pera. Bakit ikaw ganun? Hinanap nyo na ba? Oo. Hinanap namin pero hindi namin makita. Magpapakita pa ba sa inyo yun? Nadengoy na kayo. Kasalanan ko, Ador. Nagtiwala ako. Mas kasalanan ko. Mas malaki akong tangi. Alam nilang wala akong pinag-aralan. Kanya ginaganto nila ako. Huwag mo nang ipagdiin ang plus. Nariyanan eh. Magalit ka man. Wala ka nang magagawa. Hindi kasi ako nag-iisip eh. Tsaka kung bakit, binigyan naman yung pera kagad na... Kung gusto mo akong sisihin, diretsuhin mo na. Ngayon talagang kailangan habulin ko na kampiyonato. Miskin ang mangyari. Magpapayari akong labang kung kailangan. Lukuhan akong lukuhan. Heh! Ang hirap nang ginag-iisip eh. Sobrang tanga. Inaamin ko naman kasalanan ko ah. Eh bakit nga binigay mo ng ganun na lamang? May hindi ka man lamang sumama. Eh aakalain ko ba yun? Eh nakapolo barong pa yung mama. O ano ngayon kung nakapolo barong? Ang dami nga dyan mga gancho eh. Mga nakamerkano pa eh. Talagang lulukohin tayo nun. Buti nga hindi pa ako sinaktan eh. Bakit ka sasaktan eh? Nasa City Hall ka. Sana man lamang sumama ka. Ang sabi mo, nahihiya ka siguro. Eh, ikaw na ba lumakad dun eh? Bakit kasi ako pa ang pinapupunta mo dun eh? Kasi po, busy ako sa ensayo. Dahil po, hindi ako marunong bumasa ng Ingles. Kanya ikaw ang pinupunta ko lang dahil ikaw nag-aral eh. Hayaan mo. Babayaran kita. Kahit magputa ako, babayaran kita. Tangin na. Tignan mo ito magsasagot. Sinabi ko siya magputa ka? Sinabi ko ba? Plus, ano ba? Tama na. Laura, ang hirap sa inyo, kay nanalo ko, pinalalalapan nyo. Hindi naman kayo naglokohan sa isa't isa. Akin na yung sigarilyo ko. Doon ka na sa labas. Fully furnished. Pwede na lipatan ng iyong pamilya. Anong kapalit, Mr. Lorenzo? Mr. Lorenzo, di pa rin ako matawag ng Ramon o Monching kaya? Diretsuhin mo na, Monching. Palipatin mo dito yung pamilya. Pagkatapos? Pagkatapos, tinatanong pa ba yun?
Maligoy ka, Monching. Paano si Kid? Isipin mong boyfriend ko pa rin siya. At prize fighter niyo. Prize fighter. Panahon na upang malaman mo kung nais mong tapating kita. Kalahati ng laban ni Kid ay fixed. Inayos ko. Bilildob ko siya para sa aking kapakanan. Sumakay naman siya. Akala ng batang yan, eh totoong mahusay siya. No, sir. Matagal na siyang talo kung hindi ko inayos ang laban niya. O ngayon, boyfriend mo pa ba siya? Pag nagsawa ka na sa akin, paano? Hindi ko kayang bayaran ang apartment na ito. Wala namang nagtatagal eh. Aalagaan kita. Kung gusto mo mag-ipon, mag-ipon ka. Isipin mo, sarili niyo itong apartment. Makapag-aaral pa yung mga kapatid. Walang mangyayari kay Kid. Hawak ko ang kanyang kinabukasan. Pati yun sa'yo. Papakita mo sa kanila lahat kung sino si Kid Alaminos. Iisa-isayin mo sila lahat. Magmula kay Flash hanggang sa kampiyon ng daigdig. Hindi mo sila titigilan. Papakita mo rin kay Rita na kaya mo siyang buhayin. Lagi nang pinapangarap at aking hinahanap na marating at malasap buhay na masarap. Ako'y sama sa buhay na laging alamanin tulad ng salamin kay daling basagin. Mundong basag-basagan mahirap man buuhin katulad din ang puso. Kailan makahampan ang ligaya ang walang hanggang? Kailan kaya kisika lang araw sa ating buhay? Oh, paraiso, saan ka man naroon? Oh, Diyos Ama, tulungan mo. Ba't aking hinahangan na marating at malasa buhay na masarap. Ako'y sama sa buhay na laging alanganin tulad ng salamin na kaydaling basagin. Mundong basag-basagan mahirap man buuin katulad din ang hirap na langin. Kailan makakamtan ang ligayang walang hanggan? Kailan kaya isikat ang araw sa ating buhay? Oh, paraiso, saan ka man naroon? Oh, Diyos Ama, tulungan mo. Okay, Mr. Sorbet. Jasmine, ha? Okay.
Oh, malinaw, ha? Jasmine. Okay. Magkano na napusta ko lahat kay Kid? Umabot na ako ng 40 mil. 40 mil na. Isara mo na. Hindi na ako pupusta. Ito yung mga poster. Ito ba mga poster? Aba, ayos to, ha? Okay ito. O, dikit nyo na, ha? Kalat nyo sa maraming lugar. Okay. O, nandiyan na ba? Lapa, boss. O, sige. Ito lang ba, coverage? Abay, lumalabas na llamado pa si Plus dito eh. Hayop na reporter yan. Lumabas mo lahat ng press releases natin? Bugoy! Boss! Inipit mo yata yung pera para sa reporter eh. Di o, boss. May isa pa namang write-up dyan eh. Pwede pang ihabol. Takbo mo na yung press release niya. Siguruhin mo lamang na ilalabas yan, ha? Oo, oh, boss. Ikaw na bahala. Boss, ito na pala si Kid eh. Singing boxer, ha? Wow! What? Balita ko talaga, Kid, no? Magaling ka. Pwede mo ba ipakita yung fighting stance mo sa mga nanonood sa atin ngayon? Oo. Oh, ganito lang mo yun. Me. Doon. Huwag dyan, doon. Yung pinapakita ko lang. Okay. Anyway, we'll all be looking forward to the fight that's coming against you and Flash Gonzaga. Nakalagay dito, Cry of Pugadlaw in special, the big fight. Everybody's really looking forward to this game, to this fight, rather. Puro basketball na sa isip ko. Which will be held on Saturday, April 22, no? So let's all try and go see it. The big fight, Flash Gonzaga against Kid Alaminos here. Kid, sa mga prediction mo naman, no? Yung mga balita ko, wala ka paltos, mga prediction mo. Ano naman masasabi mo ngayon sa laban nito with Flash Gonzaga? At pumaltos na rin ako minsan, eh. Aha. Kasi yung sabi ko, fifth round, no? Knockout. Ano nangyari? Eh, third round pa lang ho, tulog na eh. Yeah. Palabiro din pala itong si Kid, oh. Hindi ho, totoo ho yun. Okay, Kid. Eto ngayon. Pwede mo ba i-assess ngayon kung paano lalabas itong laban nyo ni Flash Gonzaga? Magaling din ho yan eh, si Flash Gonzaga. Siguro mga third round, tulog ho yan. Iyan. Kayo nakikinig, kayo nanonood ng student natin, nadinig yung sinabi ni Kid. Na sa third round, wala na raw si Flash Gonzaga. Sigurado ho yan. But anyway, alam mo talagang maraming nagsasabi, especially people in the know about boxing, have been saying that you're really the biggest sensation now. And they also say that tamang-tama, talaga, ang ganda-ganda ng timing mo, pasok mo dito sa boxing. Hindi naman ho. Masyado naman hapon. Humble pa. Hi, ano yung 3 times 4? Twelve. And 5 times 6. Huwag mo kakistorbo yan. Bandi nanay mo ang tanongin mo. Nasaan ba yung nanay mo? Andun mo, nagbibingo. Bingo? Tawagin mo. Sabihin mo, pinapatawag ko. Oo. Bingo, hindi pa nagluluto rito. Wala na akong kwenta sa akin kung manalo siya o matalo.
Ba, eh, kung ganyan ka ng ganyan, Laura, mabuti pa yata eh. Maghiwalay na kayo. Hiwalay kong hiwalay. Eh, kaya muna. Patalos-dalos ka naman, pare. Paano ba nangyari? Ewan ko ba? Gusto ko lang makatulong eh. Eh, gusto mo nga tumulong, Laura. Pero, mali ka eh. Hindi magandang tignan eh. Mali ka, Laura eh. Kaya mabuti pa eh. Humingi ka ng tawad sa asawa mo. Sige. Alam mo, tingin ko si Plas ay isang matinong tao. Lagi may dahilan sa iyong ginagawa. Pero itong ginagawa mo ito ay wala sa katwiran. Hindi mo rin masisisi asawa mo eh. Ibig lang tumulong mo eh. Huling gabi na namin yan. Tulad ng gusto mong mangyari. Mabuti. Ano ang susunod kong gagawin? Mahal na mahal ka ba niya? Huwag na natin siyang pag-usapan. Pwede ba? Bukas ng gabi, magdi-dinner tayo. Iimbitahan ko rin siya. Kailangan mo pa bang gawin yun? Hindi pa ba sapat na iniwan ko siya? Sabihin, ayoko na. Tapos na lahat. Ang buti na nakikita niya, sa ganong paraan, masisira ang loob niya bago dumating ang fight. 40,000 ang pusta ko kay Plus Rita. 40,000. Kahit kung susundin mo ang pinagagawa ko sa'yo, akong bahala sa'yo at sa iyong pamilya. Believe naman ako talaga dito kay Mr. Lorenzo. Biro mo yung narkilatong VIP room para sa atin lang. Class talaga, no? Siya nga pala, ayaw ba kumain? Ako, kailangan kumain eh. Para malakas ako bukas. Para manakaut ko si Flash. Baka malasing ka. Ikaw ang manakaut. Dalawa, tatlong shot lang naman eh. Papagala lang. By the way. Nakita mo naman. By the way pa ngayon, ha? Siya nga pala. Ano ba sabi ni Mr. Lorenzo? Ba't hanggang ngayon wala pa siya? Huwag kang mag-alala. Darating yan. Hindi, kasi naalala ko. Baka mamaya eh. Hindi siya dumating. Wala tayong pambayad dito. Nasa akin ang pambayad ngayong gabi. Binigay niya sa'yo? Oo. Lumalakas kaya ata kay boss ngayon, ha? Ayun na pala. Boss! Kain na mo tayo. Boss! Sorry ah. Hindi na ako makakasama sa inyo dahil meron pa ako ibang appointment. Rita, ikaw na ang bahala ha. Total, nasa iyo na ang pera. Kailan pa? Pagbalik natin galing sa probinsya. Rita, bakit? Bakit? Sapagkat pareha tayong walang laban. Pareha tayong walang pag-asa. Sapagkat kailangan kong kumita. Sapagkat marami akong kapatid. Sapagkat ako lang kumikita. Hindi mo malang ako inintay mo ng interview.
hindi ka magiging kampiyon. Bakit? Kaya ko naman, ha? Lahat din ng laban mo, I'm fixed. Kaya ka lang nananalo. Ay dahil sa pera ni Mr. Lorenzo. Kinagamit ka lang niya. Tulad ng paggamit niya sa iba. Kaya pinapasabi niya na yun, na kailangan magpatalo ka bukas. Malaking basta niya kay Flash. K.O. Ano ba yan? Gabing-gabi na yun, ha? O, tama na. O, tig mo, ikinalat mo pa ito, ma. Magandang gabi, ho, Mrs. Nandiyan mo ba si Flash? Ador? Ador? May bisita ka. Bakit? Gusto lang sana kita makausap, eh. Kung pwede. K.O., halika na sa loob. Flash! Flash! Anong ginagawa ng tarantadong ito rito? Ano, Kate? Gusto mo ngayon, eh. Tingnan natin. Walang magpipix ng laban. Ang galing mo, tarantado. Hambog ka. Tama na. Tama na, pare. Tama na. Papos-pos. Papos-pos. Tama na, pare. Hambog yan, eh. Tama na. Tama na, sabi. Hambog yan, eh. Matapang lang yung kasama si Mr. Lorenzo. Hambog. Tama na, sabi. Bakit mo si pakikirapan, pare? Yabang-yabang. Bakit? Bakit ka nagpunta rito? Patatalo nila ako, Flash. Phoenix nilang laban. Sabi ni Mr. Lorenzo, ikaw daw dapat manalo. Dapat akong matalo. Malaki ang pustan niya sa'yo. Alam mo na ngayon kung paano ko nananalo. Sabihin mo sa boss Mondorugas, kahit na hindi niya fix ang laban, patutulugin kita. Sabihin mo sa kanya, pasusukayan kita ng dugo. Hindi ko kailangan tulong niya. Manalo, Flash. Gusto kong manalo. Gusto kong manalo. Kung gusto mong manalo, lumabang ka. Huwag kang umiyak na parang bata. Sabihin mo kay Mr. Lorenzo na hindi ko kailangan katarantaduhan niya para manalo. Mananalo ako dahil kaya ko. Kanya putang ina mo, lumabang ka bukas. Lumabang ka!
Gabi na. Ba't di ka pa natutulog? May labang ka pa bukas. Kailangan manalo ako. Pero hindi sa ganung paraan. Hindi sa paraan ni Mr. Lorenzo. Parehas na laban ang gusto ko. Bago man lang ako magretiro, nag-alam magkaranggo ko. At naniniwala ka naman na pag nagkaranggo ka, titigil ka na. Kilala kita, Dor. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nagiging kampyon. At hindi ka titigil hanggat hindi ka nagiging baldado. Kailangan patunayan ko sa sarili ko na kaya ko. Kailangan magkatotoo ang paniwala ni Keo na ang kanyang ama ay isang kampyon. Pag-ingatan mo ang kanyang right hook. Malakas!
Flash, pag tinamaan mo, bigyan mo agad sa sikmura. Sundan mo na sundan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon. Basta, kid. Counter lang, counter. Kaya mo yan, ha? Counter lang. Tapusin mo, Flash. Hindi na makakasuntok yan. At saka jab ng jab para hindi makalapit. Okay? Good luck, pare. Mo. Bigyan mo isa sa sumura, tapos sundan mo ng right hook, yung pamatay mo. Hindi na tatagal yan. Masakit na ang buong katawan yan eh. Ibigyan na lahat. Tapusin mo na. Sa pagsugod, ha? Tandaan mo, ang kano niyan, malakas pa. Flash, malakas pa kano niyan. Huwag ka magtitiwala. Tandaan mo, nakakalamang pa ang kalaban. Pagka nagkaroon ng pagkakataon, pukulin mo agad ng pukulin. Look!
Sundan. Nanalo kami!